So, kung naaalala nyo yung ano, yung lining ni Boss JC ni sa episode 9 natin. Sa awa ng Diyos, ilang araw ko na siyang binabad. Isa pa lang natatanggal ko. Ayun, no? Kumain na yun. Makikita agad lang. Ito. Yan. Awa ng Diyos. Pahirapan pagtatanggal. Mano-mano. Basa ayusin na natin para makita nyo. Ilang araw na nakababad dyan. Ito pala ang camera. Sorry. Yun. Ang araw na nakababad yan. Pahirapan pa rin. Tiyagaan lang talaga ito mga boss eh. So, subukan natin pukpukin. Yun. Sumama na siya ng konti. Mano uli. Basta tama lang yung pag-aano nyo. Pagpok nyo. Hindi siya magagasgasan. Medyo porsahan na to. Wala, sinubukan ko kasi yung puller. Hindi ubra, walang pagkapitan dito kasi masyadong masikip. So walang puwersa. Kaya mano-mano talaga. Actually, masakit na yung kamay ko eh. Kaya hindi ko na puwersa. Yung isa na puwersa ko na eh. Kaya medyo masakit na eh. Yung konti na lang. Hindi pa nakita ang ginagawa ko, sorry. Yun. Tanggal na isa. Ha.
natatanggal na yung dalawa. Yan, dalawa na natatanggal ko. Isa na lang. Siya pa sa inyo, yun, no? Binahaya na ng umido. Namuuna. Yan yung mga, ano yan. Yan. Ay, hindi pala nakikita. Sorry, sorry, ito. Yan. Wala kasi ako sa likod ng camera kaya hindi ko nakikita eh. So, wag ma, ang mahalaga lang, wag mas, umalog yung, ano, yung poste. Kasi parang nakaribit lang yun dyan eh, parang ano. Saka wag lumaking dito. So, tsagain nyo lang muna, ibabad nyo. Isa na lang. Muna na natin pukpukin, alag-alagin muna natin. Pukpukin na natin. Pasko muna mga boss ha. Isa na lang naman tayo. Nakita nyo naman paano tinatanggal. Yun. So mga boss, balik tayo. So yun. Tanggal ko na yung tatlo. Tatlong lining. Ito yung sa lining na stock ni Boss JC. Pinahirapan ako. Yun. Medyo tita nyo. Okay yung ano niya. Pero yun. Diliyahin ko pa yan para mas mawala yung ano. Ako, nakikita nyo ba? Yata makita ha. Titiyahin pa yan. So, ginagawa ko dyan boss para iwas na rin sa dragging. Itong pinaka-housing niya. Ito. Nililiha ko yan. Pero konti lang. Kumbaga, para lang maging smooth uli siya. Para yung namuong umido mawala. Tapos, smooth pa rin yung ikot niya. Pero wag naman sobrang diin na talagang to the point na mababawasan siya. Kasi, saktong-sakto lang ho dapat siya. Para hindi mag-iingay yung lining nyo. Tapos ito, at the same time, ito rin loob. Diliyahin nyo rin ng konti ito. So, ito kaya ako ginawa itong video na to para tutorial na rin kung paano gagawin kapag nag-stack up yung lining nyo sa mismong housing. Kasi nung request ni Boss JC, sabi niya, Boss JC, Boss, baka pwede pag binaklas mo yung lining ko, videohan mo para makita ko. Para maging aware na rin daw po yung iba. Kasi nung nakaraan, nagpa CBT cleaning siya, hindi tinanggal to. Hindi binaklas. So, hanggang sa, since na nabili yung motor, hindi na palitan ng lining, hindi rin na linisan ng ayos. Yan. Konti lang naman boss, babawasin nyo. Kasi once hindi binabaklas yan, kita nyo yung episode 9 natin. Grabe, pinupok na namin eh. Laki-laki na ng katawan namin eh. Hindi namin maalog. Hindi mo lang maalog eh. So, yan. Ano mga boss ah. Maulog pa. Gagawa sana ako ng video para sa tutorial sa ano, pagpa-flush ng pagpapalit ng brake fluid. Kaya lang sa mga panahon eh. Subukan ko pa rin ngayon pero medyo makilimlim sa amin eh. May mga katanghalian tapat oh. Alas 3 na. Hindi pala katanghalian tapat. Hapon na pero kala mo gabi na. So, ang ginagawa ko dito kasi boss, mayabang ako eh. Marami ako supply nitong ano eh. Basta, inubugahan ko na lang siya. Para mawala lang yung dumi sa loob. Huwag nyo nang gayahin to. Kasi, trabaho ng tamad. May mga mayayaman lang gumagawa nito.
Ang pinanlilinis ng ano, yung contact cleaner, kasi yung contact cleaner madali humatuyo eh. Huwag nang gagayahin yun eh. Ano lang talaga yan. Wala lang akong panlinis na makuha, na maabot. Yan. Yan, pag nilagay nyo siya dyan, okay na siya ulit. Oh. Smooth na siya. Diba? So, compare ng nakaraang video natin na talagang pagbukas ng pagbukas, yan, natural ho yan kasi yung ibabaw kasi yan. Yan o, ibabaw ho yan. May parang umbok pa ng konti yan. Hindi kagaya ng nakaraan. Kala mo, ultramagnetic top. Ni voltage pipe na talagang hirap-hirap ano. Shuriken daw sabi ni Jowar. Ayan, so solved na. Problem solved na sa ating lining. Malambot na siya. So yun lang. Kasi yun, kaya ako ginagawa yung boss para pagbukan nung, kasi diba may spring tayo dito. So bukod sa spring na matigas, tapos eh kaya minsan nagdadragging eh. Hirap na hirap siya ibuka. Kasi nagkinainan ng umido yung loob. At the same time, may spring pa. So talagang may hirapan siya lalong ano. Kaya ang buka niya, imbis na straight na ganun, gumaganon-ganon po siya. Kasi talaga nilalabanan niya yung ano. Lumalaban siya. Yung power ng RPM, saka yung paghila ng spring, tapos at the same time, may umido pa. Hirap na hirap siya. Kaya nagkukos ang dragging. Pero pansinin niyo yung lining niya. Smooth. Maganda siya. Although, madulas na ho itong lining na to. Manipis na rin naman po. Ayun o, nakakita nyo. Manipis na rin naman siya. Palitin na rin. Totally, palitin na rin talaga ito eh. Ayun o. Palitin na rin ho siya. Madulas na ho ito. So, hindi na siya ganun kakapal o. Eh, wala. Nirevive lang natin to para may magamit si Boss ano. Si Boss JC. Kaya lang hindi ko alam, parang order yata sa akin ng rat lining eh. So, yun muna mga boss. Putulin ko na muna to. At para subukan ko makagawa ng ano, video pa sa ating pagpapalit ng fluid sa ating disc brake. Okay boss. Ingat na lang po muna. Ride safe.